Pag-aaralan daw ng Malacanang ang mungkahing total gun ban sa bansa. Muling uminit ang issue matapos ang nangyaring pamamaril sa Kawit, Cavite noong Biyernes kung saan 7 ang namatay. Hindi pa rin tiyak ng mga otoridad kung anong motibo ng gunman pero posibleng may kaugnayan daw ito sa illegal na droga. Nakatakdang sampahan naman ang patong-patong na kaso ang umano'y kasabwat na gunman. Makibalita tayo kay CJ Torida. Labis pa rin ang paghihinagpis ng mga kaanak na mga biktima ng walang habas na pamamaril sa Kawit, Cavite noong Biyernes. Kabilang narito ang pamilya Caimol. Isa sa 7 nasawi sa pamamaril ang panganay ng pamilya na si Micaela Andrea. Nagtago po sila dun sa kutsyon, nagtakip sila ng kutsyon. Siguro nung naanuhan na may tao doon, inakyat niya yung mga anak ko doon. Doon niya binaril. Pumarang po si Ika doon sa anak ko, kaya siya kumbaga sa kanya yung malapitan yung tama. Nagpapagaling naman ngayon sa ospital ang kapatid ni Micaela at inaanak ng napatay na suspect matapos ding tamaan ng bala. Sinahabi ko sa lakas niya, loob niya. Sabi niya, oh papa, kaya ko to. Tapos gagawin siya. Okay lang daw. Malakas talaga ulo. Hindi siya yung nervyoso. Labis na depresyon, alak at ilegal na drogo umano ang nagtulak sa napatay na suspect na si Ronald Bae para mamaril kung saan 7 ang kanyang napatay. Napatay si Bae matapos magipagbarilan sa mga rumespondeng pulis. Ayon kay John Paul Lopez, ang kainuman ni Bae bago siya namaril na itinuturing na ring suspect sa krimen. Idinadaing ni Bae ang problema niya sa asawa. Kung nagawin po kayo ng mag-asawa bago binanggit niya po sa mga kapatid sa pamilya ko na sinuro po tatay niya na lagi nang iminom sa dibdib niya. Sa gitna raw ng kanilang kwentuhan, labas-masok si Bae sa bahay para gumamit ng ilegal na droga. Dakong alas 6 ng umaga noong Biyernes, hindi na raw makausap ng matino si Bae. Kwento rin ng ilang kapitbahay ni Bae sa Guagua, Pampanga kung saan sila pansamantalang tumira. Yung mga anak niya, lagi sila nakalaro ng mga apo ko. Minsan, nagkukwento. Minsan daw, nag-aaway din ng papa at mama nila. Ganun. Lagi daw sila nag-aaway. Posible rin umanong dinaramdam pa hanggang ngayon ng napatay na suspect ang kanyang pagkatalo sa nakaraang 2010 elections. Tumakbo noon bilang kapitan ng barangay si Bae sa barangay Tabon 1 sa Kawit. Balot ngayon ng takot ang barangay dahil sa nangyari. Ayon sa isa pang kaibigan ni Bae, napansin niya na tila may pagbabago sa kaibigan bago ang pamamaril. Meron siya sasabi na mga parang akala ko ginto, imparatan, so, mag-ganon term. Tapos may mga dugo pang sasabing, may pang isang hibla lang kayo, ganon. Ang ina naman ni Bae, hindi rin daw makapaniwala sa nagawa ng kanyang anak. Ang anak ko, bossing kung tawagin sa lugar nila. Lahat ng mga taong nangangailangan sa kanya pumupunta, sa kanya humihingi ng tulong. Mabait ang anak ko, nagtakang ako't magkaganyan eh. Wala raw na ikwento ang kanyang anak tungkol sa problema niya sa asawa nang huli silang magkita. Abot-abot naman ang paghingi ng tawad ng asawa ni Bae sa mga biktima. Talagang humihingi ako talaga ng pasensya. Hindi ko talaga alam. Siyempre, may mga anak din ako eh. Alam naman nila na kung ano igaling ng asawa ko. Kahit ako sinasaka, kahit ako dati, diba, sinubukan niya akong barilin dati. Alam daw niyang lulong sa illegal na droga ang kanyang asawa. Nabag-alaman din na dati nang inaresto si Bae dahil sa pagkakasangkot sa illegal na droga noong 2010. Sasampahan naman ng kaso ngayong araw si Lopez. Kinumpirma ng CIDG na positibo rin si Lopez sa illegal na droga. Pero nauna na niyang sinabi na pinagbantaan umano siya ni Bae. Wala po akong kasalanan. At ang umpatay po ko. Sino papatay sa'yo? Si Ronald po. Si Ronald Bae. CJ Torida, Nagbabalita, Pilipinas.